Ay, nako. Ako na lang bahala sa kanila. Magkatanggapin po sa inyong lahat, ang masasaksihan natin ngayon ay ang mahusay na batang malalaro na natangalan si Lua. At ang kanyang makakalaban ay ang malapit na malalaro si Sadaso. Ang hinahangaan na marami ay lalaban kay Sadaso na kilala bilang tagatapos ng baguhan. Ito po ang laro na hindi natin dapat palabasin. Sisiguraduhin kong mananalo ko kay Kilua, ang batang yun na magiging pang-anim kong biktima. Pagkatapos ng aming laban, siguro naman ang gagawin kong ikapito sa aking koleksyon. Matapos ko silang talunin, kaunting panahon na lamang at sigurado ako na magiging hari ng palapag. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, matatapos ka. Kapag nagkamali kang gumamit ng nen, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung naiintindihan mo, sara mo ang mata mo. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari kapag hindi ka tumupad sa usapan. Kung nagkakaintindihan naman tayo, dahan-dahan kang mumulat. Makinig ka mabuti. Huwag na huwag mo nang ipapakita yung pangit mong mukha sa amin. Tumupad ka sa usapan! Oras na para magsimula ang kanilang laban. Bakit hindi ba nagpapakita yung mamang mayabang? Meron po kaming bagong balita para sa inyo. Ang malalarong si Sadaso ay wala sa kanyang silid. Wala rin po kami nakitang kahit na anong gamit na pag-aari niya. Mukha pong malinis na malinis ang kanyang kwarto. Ibig sabihin nito ay... Ubus na oras. Ayon sa patakaran, ang malalarong si Sadaso ay talo na. Ang nagwagi, si Kilua. Tapos na! Nakakagulat po mga kaibigan! Ang nabugi ay si Kilua dahil hindi nagpakita ang kanyang kalabang si Sadaso! Hindi nagpakita? Bakit ganyan ang itsura mo? Yan ang pinakamahalagang paraan para manalo! Yung hindi naglalaban! Napakagaling talaga ni Kilua! Napakagandang panalo para sa manlalaro si Kilua! Bigla po yata'y natakot ng kanyang kalaban! Sadaso! Ano ka ba? Chay! Ang mga matang yun ay nagmula sa ibang mundo. Noong magtama ang aming mga mata, bigla ko nalang naramdaman na napakalaki pala ng pinagkaiba ng aming kapangyarihan. Aalis na ako. Ayokong pahamak ang aking buhay. Maigsing panahon lang ang pinagsamahan natin, pero binigyan ko yan ng halaga. Ito lang ang aking may papayo. Mag-iingat kayo dahil sigurado kayo na ang susunod. Anong gagawin natin? Itutuloy ko. Lahat ng pandaraya ay gagamitin ko. Isipin mo na lang kung bakit natin isusugal ang ating buhay. Malapit na. Konting tiyagaan na lang ang kailangan. At kung sakaling tayo na magiging hari ng palapag... Pero isipin mo kung paano natakot si Sadaso. Kaya niya natakot si Sadaso at hindi nagpakita sa akin ay dahil sa kakaiba kong kapangyarihan. Nagkakamali ka. Ha? Oh. Wala dong kinalaman ng iyong kapangyarihan. Iniisip ko lang na baka dahil doon, mabigyan ko kayo ng isang babala. Kaya kong gawin kahit kailan ko pagustuhin. Kahit na sa oras na may imbing pa ang iyong tulog. Kahit na ikaw ay kumakain. O kaya kahit nasa banyo ka pa. Makinig kayo sa akin. Sumunod kayo sa patakaran. Dahil kahit ano pa mangyari, sinisiguro ko sa inyong kami ang magtatagumpay sa laban. Dapat talaga lumalaban tayo ng patas. Nakakahiya naman sa mga tao eh. Kimong Kilua! Anong pakiramdam mo? Dapat libre niyo ako dahil nanalo ako. Sige, pero isang sopaw lang ha. Puripot mo naman oh. Sandali. Bago kayo makipaglaban, gusto ko munang makita kung gaano kalakas ang inyong hatsu. Sige, ako na muna! Napakagaling. Sunod, ikaw Kilua. Sige!
Okay. Ang tamis mo! Napakatamis niya! Oo, kasing tamis ng pulot! Ginong kiliwa, napanggaling mo! Tagumpay ang ginawa mo pagsasanay! Kayong dalawa, binabati ko kayo. Ngayon, maganda ng inyong kondisyon. Opo! Ginunggon, yung makakalaban mo ay nakalaban mo na noon kaya hindi na kita papayuhan. Meron ka na bang plano para sa inyong pagkaharap? Opo! Sa totoo lang, iniisip pong gamitin sa kanya yun! Kamingwit? Pagkatapos sa inyong mga laban, pag-uusapan natin ang mga nangyari sa inyong pakikipaglaban. Kaya magkita ulit tayo dito. Opo! Hindi na po kami makapakihintay kung anong gagawin ng malalarong si Don! Tignan niyo siya! Siya'y may hawak-hawak na! Pag-inwin! Ano naman kaya magagawa nito laban sa dahiwagang trupo ni Kino? Kung sa bagay, nung unang laban nila ay magandang ipinakita niyang pag-iwas sa mga trupo! Kaya ang mabuti pa, panoorin lamang natin kung anong mangyayari! Hindi po ba tayo bababa para manood Don? Sa TV na lang tayo manood. Sige po! Ngayon ay sisimula na po ang kanalang laban! Walang mga mga oras dito! Kaya na pwede niyong gabitin sa laban! Simula na! Sasubukin ang malalaro sa laban! Sabi na nga ba, gagawin niya yun! Nababasa ko na ang laman ng iyong isip. Kapag sinimulan ko na ang pag-ibot, wala ka nang magagawa para pigilan ito. Kaya karamihan sa mga kalaban ko ay sinusubukan akong unahan bago pa ako umikot. Ano? Wala ka na ba magawa dyan? Kapag tumayo ka lang dyan, ay unahan na kita! Shotgun Blue! Naititira niya ang mga trumpo kahit siya'y umiikot! Malaki ang kaibahan ng parang ito dun sa una kong ginawa. Parang bala ang mga trumpong yan na tatama sa'yo! Hindi ka na makakaiwas! Oo! Ano? Ang galing! Kasagapon ikaw ng shotgun blues na malalarong si Kino! Kung naaalala niyo siya noong una nilang pagkaharap, ang malalarong sigur ay para ibang tao na ngayon! Ginunggon, napakagaling mo talaga! Ang kapangyarihan na kanyang men para sa mga masyado ng malakas! Hindi ko na magagamit ang aking trumpo! Hindi ba, Ari? Nakikita na ngayon ni Gon ang paggalaw ng mga trumpo. Kaya kahit saan pa sila manggaling, madali na ito napipigilan. Pero ginagamit niya ang kanyang katawan para masira ang diskarte ng kanyang kalaban. Nakikita ko rin ang galit na kanyang nararamdaman. Ano ba yan? Ako naman ang aatake! Sumakas! Makikita na rin natin yan kung para ano gagamitin ni Gon! Gagamitin niya ang paminwit? Maaaring sa batang mong pahit. Yun ay kung may kakabit ka sa aking katawan ng kalawin na pagpipigilan ang ating pag-ikot. Pero hindi ganong kadali gawin yun, bata! Ayan na! Ang kaming nipigilan siya patungo kay Gigo! Patawan! Pero walang magagawa pa may mo habang hindi tumitigil ang pag-ikot ko. Kaya mag-isip na lang ng ibang paraan dyan! Nagkakamali ka dyan! Gagawin mo ang lahat para manalo sa larong ito, ganun din ako. Kapag hindi nyo pa rin tinigilan si Susie, sa susunod na pakikita natin, gagawin na talaga kitang trumpo! Ang nagbawi sa laban, si Gon! Nagawa niya! May tagumpay si Ginong Gon! Sa wakas ito na unang panalo ng malalaro si Gon! Dito sa ikadalawang taong palapang! Paano ba yan? Ako naman ngayon! Ngayon ang susunod na laban ay sa pagitan ng malalarong si Kilo at si Weevil! Sino naman kaya ang mananalo sa dalawang malalaro? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng laban ito! Maghintay lang po kayo ng 10 minuto! Isang minuto na lang mga kaibigan, ang
ko, hindi ka sumunod sa ating kasunduan. Kaya hindi ka naman nanalo sa akin. Ang tao nagmula sa kabilang mundo. Kahit ang batang ito'y kasing husi na sinasabi nila, ang Coliseo sa langit ay teritoryo ko. Kaya ngayon, bata, ipapakita ko sa iyo na ako magiging hari sa palapag nito. Ngayon! Simula na! Huh? Nawala siya! Sa likod! Aura Burst! Muntik na ako din ah. Te, tatakbo lang pala. Ginagamit niya ang naipon niyang aura para mapatakbo na mabilis ang kanyang sasakyan. Hindi ko alam yung pala silbi nun. Snakes! Kumanda ka na ngayon! Ha, ang lakas ng dating oh. Yung bata. O paano yun? Nahulog ni Kilua ang latig mo. Gano'n na kailangan magkakay! Pinahanga mo ko, Kilua. Ikaw ang pangatlong manlalaro na nakahulog sa aking latig mo. Pero para sa mga taong katulad mo na masyado mabibilis ang mata, may inihanda akong masarap na sorpresa na sigurado masisihan ka. Para hindi ka naman magtapos sa aking kinuha, dadagdagan ko ang lakas ng kuryente na gagapang sa buong mong katawan. Kahit higante, walang magagawa sa kapangyarihan ng aking latigo. Lahat sila'y sinubukang pigilan ang enerhiya nito na nagmumula sa aking ahas, pero wala sila nagawa! Huh? Maling wala sa katawan ko ang lakas ng kuryente mo. Marami ng paghihirap ang pinagdaanan ko. Pero wala rin nangyari dahil nalampasan ko ang lahat ng yun. Kaya kung sakaling makakaramdaman ko ng sakit, siguradong hindi magagaling sa'yo yun. Yeah! Alam mo ba na kapag bumagsak ka, wala namang titira sa'yo? Tulungan mo ako! Parangawa mo na! O sige, sasuloy kita! Huwag ka mag-alala! Yeah! Kasalukunin mo ang kanyang kalaban! Kasabay naman nun! Alam mo na ngayon kung gaano ko sakit ang ginagawa mo, baliw! Dahil sa lakas na kuryente, hindi na makakatayo ang manlalaro si Rivel! Ang nagwagi sa labang ito ay Skilua! Ang galing talaga! Magkaseng lakas nito, Skilua! Hindi man lamang siya nabilig sa 1,000,000 volt tayo ng kuryente at nagwagi sa labang ito! Napakagaling ni Ginong Skilua! Pinahanga niya ako! Bali, wala sa katawan niya ang lakas ng kuryente niyon! Ibang klaseng ginawa mo, Skilua! Salamat! Kumain muna tayo bago susunod na laban! Guido? Ikaw rin? Oo. Ikaw naman ang susunod, Gon. Sa ganong uri ng pag-atake, ako lamang may kakayahang makaligtas. Paano kaya ako ang susunod mong kalaban mahuli ka sa ganong kalakas na boltahe ng kuryente? Anong gagawin mo, Gon? Huwag kang mag-alala! Meron akong plano dyan! Pinapanood niya ang kanyang kalaban. Tsaka niya pinag-aaralan ko anong gagawin. Kilua! Anong gagawin mo kung si Guido ang makakalaban mo? Anong gagawin ko? Paano ba makakalaban yung baboy na yun? Sinira mo yung tubo niya. Makinitila, ang unang laban para sa hapon nito ay sa pagitan ng Kilua at ni Guido. Dahil hindi na makayanan ng Guido, ibibigay na natin ang pamalo kay Kilua. Kita mo? Oo nga, no. Ang aking manlalaro ay walang iba kundi si Rina na natalo sa laban nila ni Kilua kaninang umaga. Mukhang handang nanalo siya. Hindi pa natin simula ang laban ay hawak-hawak na laban ng latigo. At ang kanya makakatunggal ay si Gon na walang hawak na armas. Walang hangganan ng oras! Kahit ano'y pwedeng gamitin! Simula na! Hindi alam ka na makakasigat ang kanyang minati ko! Kaya talagpapakit siya sa kusay ko ng laban! Kung may pinapalalaman si Gon! Matawain na lang kasi hindi alam na makakalat ka ba na ito kaya lalakin niya! Ah! 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 Ah!
mataas na boltahe. Switch on! Tama! Masarap ba? May... Hindi na po baka tayo manlalaro si Rivel! Ang nabuwag niya si Gunn! Pakinig kayo lahat, ito na po ang ikapat na talo ni Rivel! Dahil dito ay matatanggal na siya sa ikadalawang daang palapag. Kung gusto niya ay pwede siyang magsimula ulit sa ibaba. Para sa iyo, Gunn, pagpatuloy mong tagumpay!